dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ang... Normal sa atin ang magkaroon ng crush o paghanga sa isang tao. Paghanga na pwedeng lumalim at maging espesyal na pagmamahal. Lalo na kapag nararamdaman natin ang tsansa na masuklian ng ating pagmamahal. Dear Papa Dudut, lahat naman po tayo ay nagkakaroon ng paghanga sa isang tao. Madalas na ginagawa pa natin silang inspirasyon para lalo tayong magsumikap sa buhay. At itong kwento na ibabahagi ko sa inyo ngayon ay tungkol sa aking ultimate crush. Ako nga pala si Jack, taga Olongga po at nagtatrabaho sa isang insurance company. Grade 3 ako nang makilala ko naman si Penelope o tawagin na lang natin sa pangalan na Pen. Transfer siya sa school namin na talaga namang napaka-cute niya. Maliit lang ang height niya, kaya tapos may dimple pa sa pisngi. Palangiti rin siya tapos ay nawawala ang mga mata niya kapag tumatawa kasi may pagkasingkitin siya. Naging close din kaagad kami kasi pala kaibigan siya tapos mahilig pa siyang mamigay ng mga chocolate na pinapadala ng daddy niyang nagtatrabaho sa ibang bansa. Sa ilang taon na magkaklase kami ni Pen, madalas na kaming dalawa ang nagiging muse at escort sa classroom. Tinutokso pa nga kami na bagay kami sa isa't isa. Nung una ay wala lang sa akin yon. Kasi ngayon mga bata pa kami pero nang mag grade 5 na kami ay parang na-develop na yung nararamdaman ko para sa kanya. Yung wala lang, nauwi na sa crush ko na siya. Paano ba naman habang tumatagal ay mas lalong nagiging cute si Pen sa paningin ko? Kaya naman gumagawa na rin ako ng pasimpleng paraan para magpa-cute sa kanya noong nasa grade 6 na kami. Kanino galing tong chocolate? Nagtatakang tanong ni Pen nang makita niya ang chocolate sa loob ng bag niya. Kakatapos lang ng recess namin at halos sabay-sabay kaming pumasok sa classroom. Pen, tunaw na. Akin na lang yan. Wika ng kaklase kong si Gino. Oo nga no. Sige, sayo na lang. Pag-abot naman ni Pen kay Gino. Gusto ko sanang sabihin na huwag pero malalaman niya na sa akin galing yon. Sigurado ako na tutuksuhin ako ng iba pa naming mga kaklase. Parang palagi na lang may binibigay dyan sa desk mo at sa bag mo yung secret admirer mo. Pen, wala ka pa rin bang hinala kung sino siya? Tanong ng isang kaklase naming si Ira. Wala nga eh. Panailagay nang kung ano-ano sa bag ko pero ayaw namang magpakilala kung sino siya. Ang wika pa ni Pen. Nagpatuloy pa ang tanungan habang ako ay nagpapanggap na busy sa ginagawa ko sa notebook ko. Kunwari assignment pero love letter talaga para kay Pen. Papa Dudut, torpe talaga ako pagdating sa babae kaya dinadaan ko sa pagiging secret admirer ang paghangang ginagawa ko sa kanya. Sa ganong paraan at least alam niya na may isang kagaya ko na kinikilig at sumasaya ng dahil sa kanya. Ayun nga lang ay minsan ay naiinis ako sa ibang kaklase namin na ginagawang katatawanan ng effort na ginagawa ko. Kung hindi nila hinihingi ang mga chocolate na ibinibigay ko kay Pen, binabasa naman nila ng malakas ang sulat na ginawa ko. May iba pa naman doon na tula ang nakasulat na ako mismo ang gumawa. Kapag nakikita ko na binabasa yun ni Pen at napapangiti siya ay napapangiti na rin ako habang pinagmamasdan siya. Laki ng ngiti oh. Ikaw siguro nagpadala ng love letter kay Pen. Biglang pangasar ni Lester na hindi ko napansin. Uy hindi ah, kagad namang pagdi-deny ko. We, bakit namumulay ang pisngi mo? Ikaw nga yung secret admirer ni Pen no? Pangasar pa niya. Tumahimik ka nga dyan, baka mamaya may makinig pa sa'yo, saway ko sa kanya. Aminin mo kasi muna para tumahimik na ako dito, pangungulit pa niya. Hindi kagad ako tinigilan noon ni Lester at saka ba ko na baka marinig siya ng ibang kaklase namin ay inamin ko na lamang sa kanya ang katotohanan.
ang lakas pa nga ng tawa niya noon at pinagtinginan kami sa loob ng classroom. Kagad ko namang hinila si Lester palabas ng classroom at sinaway ko siya. Humingi siya ng dispensa kasi nagulat at natawa raw talaga siya kasi hindi siya makapaniwala na ako ang torpe na matagal ng secret admirer ni Penn. Bakit ba kasi ayaw mo nalang aminin sa kanya ang totoo? Tanong pa ni Lester. Ayaw ko ng ganyan, wika ko. Anong ganyan? Tanong niya pa. Yang ginagawa mo na pagtawa ng malakas at pang-aasar sa akin. Sigurado ako na lahat ng classmate natin aasarin lang ako, ang sabi ko naman. Pero sayang din ang opportunity na to. After graduation, sa Maynila na yata mag-aaral si Penn. Sige ikaw rin. Wika naman niya. Kaedad ko lang si Lester pero iba siyang magpayo. Parang matanda at naisip ko na tama rin ang sinabi niya. Lalo na nga nang malaman ko na palawas na rin ang Maynila sina Penn pagkatapos ng graduation namin. At hindi ko alam kung kailan ko ulit siya pwedeng makita. Kaya naman nag-decide ako na ipagtapat na sa kanya ang nararamdaman kong pagmamahal, Papa Dudut. Bata pa lang ako noon pero pakiramdam ko. Love na talaga yung nararamdaman ko para kay Penn. Hindi naman ako mag-i-effort na tipirin ang allowance ko para makabili ng mga chocolate para kay Penn. Hindi rin ako magpapakahirap na mag-isip ng ritmo at malalalim na salita para makapagsulat ng tula. Kaya alam ko na tinamaan talaga ang puso ko sa ultimate crush ko. At bahala kung anong magiging resulta ng pagtatapat na gagawin ko sa kanya. Ang mahalaga naman ay malaman niya na sa akin galing ang mga espesyal na bagay na natatanggap niya. Handa na rin akong mabasted kasi alam ko namang mga bata pa kami noon. Kaya lang Papa Dudut ay hindi ko rin nagawa lahat ng plano ko noon kasi hindi nakapunta si Penn sa araw ng graduation namin. Nalaman ko na lamang na bumalik na sila ng Maynila kasama ng mga magulang niya. Mula noon Papa Dudut ay hindi ko na muli pang nakita si Penn. Sobrang laking pangihinayang ko kasi gumawa pa ako noon ng mahabang love letter para sa kanya na hindi ko rin pala maibibigay. Kaya naman malaki ang nagbago talaga sa akin mula nang mag-high school ako. Nawala ang katorpihan ko at kapag nagkagusto na ako sa isang babae, nanliligaw na kagad ako. Dahil gwapo naman ako tapos magaling pang gumawa ng mga tula at love letter ay marami talaga akong naging girlfriend noon. Pero isang beses ay hindi ko na naramdaman yung pagkagusto na nararamdaman ko noon kay Penn. Naka-move on naman ako mula sa kanya lalo na at bata pa ako nang magkagusto sa kanya. Pero hindi ko pa rin maalis sa isipan ko yung mga possibility na pwedeng mangyari sana kung sakali man na nagawa kong magtapat ng nararamdaman ko para sa kanya. Papa Dudut, mabilis akong magsawa sa isang relasyon. Alam ko na madalas na sa akin ang problema kasi may mga oras talaga na pinagsasabay ko ang dalawang babae sa isang relasyon. Kapag nahuli nila ako ay pareho ko na rin puputulin sa dalawang koneksyon ko. Akala ko ay madadala ko ang gawain ko na yon hanggang college pero hindi pala. Acquaintance party namin noon sa college university, Papa Dudut, halos lahat ng estudyante ay excited sa bagong stage ng buhay nila at kasama na ako doon. Hindi ko lang inaasahan na muli kong makikita ang ultimate crush na matagal ko ring inasam na makita noon, Papa Dudut. Nako, sorry. Wika ng isang babae nang matapunan niya ng hawak na baso ng juice ang polo shirt na suot ko. Ayos lang, ang sabi ko kahit medyo naiinis ako dahil nabasa niya talaga ang harapan ng polo shirt ko. Pero kaagad na nawala ang inis ko nang mapatingin ako sa kanya. Pasensya na talaga, hindi ko sinasadya. Kasalanan ko rin kasi hindi ako tumitingin sa dinadaanan ko. Kinakabahan kasi ako hanggang ngayon eh. Sorry talaga, dispensa pa niya. Halata sa boses niya ang kabang nararamdaman niya ng mga oras na yon. Penn? Tanong ko. Sinalubong na rin niya ang mga tingin ko. Kilala mo ako? Tanong niya. Oo, hindi mo na ako natatandaan?
Ako to si Jack, classmate mo ng high school. Saka yung nagbibigay sa'yo ng ano? Tanong ni Pen sa hindi ko na ituloy na gustong sabihin. Muntik na tuloy akong mapaamin ng wala sa oras. Wala, hindi mo ba talaga ako natatandaan? Tanong ko pa. Natatandaan na kita, oo. Ikaw yung matangkad sa classroom natin. Sabi niya naman na kinangiti ko. Ilang taong kaming hindi nagkita pero kailanman ay hindi ko makakalimutan ang magandang mukha niya. Jason, hindi ba? Tanong niya. Tumawa naman ako bago sumagot. Jack, Jack ang pangalan ko. Wika ko. Ay oo nga, Jack. Tama, sorry. Basta ang alam ko na may J ang pangalan mo. Oy, sorry talaga ha. Natapunan ko ng juice ang damit mo. Muling dispensa niya. Ayos lang, pero bakit ka nga pala kinakabahan? Tanong ko. Kami na kasi ang susunod na tutugtog dyan sa stage eh. Banda namin, kaya eto medyo kabado ako. Tugon niya. Wow, nagbabanda ka na pala. Puri ko. Oo, last month lang nabuo ang banda namin. Tapos, first time kong kakanta sa harap ng maraming tao kaya kabado talaga ako. Ang wika niya. Kaya mo yan. Ang ganda kaya ng boses mo kaya huwag kang kabahan. Wika ko pa. Salamat ha. Kahit paano eh, nabawasan ang kaba ko ngayon dahil sa'yo, Jack. Ang sabi niya. Wala yun. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Tugon ko. Papa Dudot, noong nasa elementary pa lamang kami ay miyembro na ng choir si Pen. At ilang beses ko na rin siyang narinig na kumanta. Kaya hindi pambubola ang papuring sinabi ko sa kanya. Totoong nagagandahan ako sa boses niya. Kaya nga ng gabi na yon ay sobrang na-enjoy ko talaga ang party lalo na ng kumantang banda ni na Pen. Nakipagsiksikan pa ako sa mga estudyante para lamang makalapit sa may harap ng stage. At grabe ang kilig na nararamdaman ko nang tugtugin at kantahin niya ang awitin na Torete. Tumingin pa siya sa pwesto ko at nginitian ako, Papa Dudut, kaya napakanta na lang din ako kasabay ng ibang estudyante. Uy pare pare, nandito ka lang pala sa may guardhouse, ang wika ni Lester nang matapos ang acquaintance party. Kanina pa kitang hinahanap kasi may ibabalita ako sa iyo at sigurado kong kikiligin at magugulat ka. Kaya ihanda mo na ang puso mo kasi sigurado ako na hindi ka makakapaniwala dito sa sasabihin ko na... Hi Jack! Pareho kaming napatingin ni Lester sa magandang babaeng tumawag sa pangalan ko. Maliit na payat na babaeng nakasuot ng crop top, fitted na jeans at boots na may mataas na takong. Walang iba kung hindi si Pen. Naglakad siya palapit sa akin at tinapik pa ako sa balikat. Thank you sa panonood sa akin kanina. Ramdam ko yung pag-cheer mo habang nasa stage ako. Wika niya. Wala yun, sabi ko naman sa iyo eh, magaling ka talaga. Hindi ka dapat kabahan. Kasi nasa elementary pa lang tayo, pambato ka na sa mga kantahan sa school natin. Ang sabi ko pa. Patuloy ang pag-uusap namin nang kunwari maubo si Lester. Ay oo nga pala, Pen, si Lester. Natatanda mo pa rin ba siya? Classmate din natin siya nung elementary. Pakilala ko. Oo, naalala ko siya kasi siya yung palagi nasa listahan ng maingay, ang sabi pa ni Pen. Hi Pen, ang ganda mo dun sa stage kanina, saka ang galing mo talagang kumanta. Pero talaga bang ako yung palagi nililista na maingay sa classroom natin dati? Natatawang tanong pa ni Lester. Oo, ikaw yung natatandaan ko kaya nagagalit yung tagalista kasi inaaway mo siya. Natatawang sagot naman ni Pen. Ay oo nga. Parang naaalala ko na. Pero ayun nga, ang ganda mo pa rin talaga. Ang sabi pa ni Lester na bahagya kong siniko. Aray! Ay sorry, nag-uusap nga pala kayo nitong best friend ko. Ang sabi pa niya. Pendli ka na. Hatid ka na namin. Pagtawag ng isa pang matangkad na lalaki na hawig ang outfit kay Pen. Siya yung gitarista ng banda nila. Guys, alista kami ni na Edu ah. Salamat ulit and it was nice to see you again. Paalam ni Pen bago umalis. Kumaway pa siya at gumiti sa akin bago sumakay ng kotse.
Ako naman ay naiwang nakangiti sa kinakatayuan ko. Grabe, feeling heaven ang best friend ko, pangasar sa akin ni Lester. Sira, singhal ko naman sa kanya. Bakit hindi mo naman kagad sinabi sa akin na nagkita pala kayo ni Pen? Excited pa naman akong sabihin sa iyo yun kanina, ang wika pa ni Lester. Hindi ko naman kasi inaasahan na magkikita kami. Alam mo yun, akala ko pa nga hindi siya si Pen. Kaya napatitig pa ako ng matagal sa kanya kanina bago ako nakapagsalita at nagkwento. Alam ko na ang tawag dyan, ang sabi pa ni Lester. Ano? Tanong ko. Love at second sight. Pare, na love at second sight ka kay Pen. Halatang halata at walang duda talaga. Panunukso pa ni Lester. Para ka talagang tanga dyan. Halika na nga at uuwi na tayo. Anyaya ko na lamang sa kanya. Papadudod ang sabi ko noon, ang pagkikita namin ni Pen ang second chance na ibinigay sa akin ni Lord para matuloy na ang love story naming dalawa. Kaya lang, mas mahirap dumiskarte sa college, university kasi mas malaking school na yon. Partida pa, na napakaganda at cool talaga nitong si Pen, kaya naman marami ang pumuporma sa kanya. Kaya naman nag-umpisa na lamang ako sa pag-add sa kanya sa Facebook at pag-like ng mga posts niya. Nagulat na lamang ako nang mag-message siya sa akin at sabihin niya na may favor siya na gustong hingin. Nanginginig pa ang kamay ko habang nagtatype ng i-re-reply sa kanya. Sinabi ko na okay lang at kahit na anong favor ay ibibigay ko sa kanya. Ang sabi niya ay nakita niya raw kasi sa isang post ko sa Facebook na may acoustic guitar ako at baka pwede raw nilang mahiram yon ng kabanda niya. Kagad naman akong pumayag at nagkita kami sa isang coffee shop. Jack, thank you talaga ha dito sa gitara mo. May magagamit na yung gitarista namin sa susunod na tugtog namin, ang wika pa ni Pen. Wala yun, sabi ko naman sa iyo kahit na anong favor pa yan, okay lang. Wika ko naman. Saglit pa kami nagkwentuhan noon nang may dumating na lalaking istorbo sa date namin. Oo, para sa akin ay date naming dalawa yon. Kasi kami lang dalawa ni Pen ang magkasama kung hindi lang dumating ang istorbong si Edu. Niyaya na siya na pumunta sa rehearsal nila kasi may tugtog pa raw sila sa susunod na araw. Gusto ko pa sanang pigilan si Pen pero sino ba naman ako para gawin yon? Hindi yun ang huling favor na hiningi sa akin ni Pen, Papa Dudut. May mga oras na nagme-message siya sa akin para magtanong kung pwede ko raw ba siyang ihatid sa gig nila dahil hindi siya masusundo ng kabanda niya. Siyempre, G na G naman kagad ako na sunduin siya kasi may sarili na akong sasakyan noon. At nanood pa nga ako ng tugtog nila sa resto bar kung saan ko siya hinatid noon. Nang matapos ang gig nila, inaasahan ko na sa akin din sasabay ng uwi si Pen. May after party pa kami, kaya sa akin na sasabay si Pen. Ang wika noon ni Edu. Ganito na lang. Sama ka na lang sa after party namin, Jack. May foods daw doon at konting inuman. Mag-i-enjoy ka rin doon. Tapos, sa iyo na ako sasabay pa uwi. Suggestion pa ni Pen. O sige, go na ako. Kaagad na tugon ko. Malaki ang bahay kung saan ay ginanap ang after party. Maingay, mausok at medyo magulo kaya hindi ko rin masyadong na-enjoy. Habang busy si Pen sa iba't ibang musikero sa loob ng bahay, lumabas muna ako para magpahangin sa may garden. Kumusta ka naman dyan sa party ng tugtog ni na Pen? Teka, uhulaan ko na lang ha. Panistang laway mo no? Ang wika ni Lester na sinundan ng malakas na pagtawa. Kausap ko siya noon sa cellphone na hawak ko. Baliw, singhal ko naman sa kanya. Bakit hindi ka nag-deny? Tama ako no? Ang sabi pa niya. Saglit akong umubo para mas luminaw ang boses kong medyo namamalat na. Hindi ko kasi trip ang mga tugtugan nila dito eh, masyadong rock saka maingay. Ang wika ko. Sabi na eh, bakit mo naman kasi naisipang sumama dyan? Tanong pa ni Lester. Niyaya ko ni Pen, anak namang tanggihan ko.
tugon ko naman sa kanya. Yan ang hirap sa'yo pare. Pagdating kay Pen, hindi ka talaga humihindi. Kaya sanay siyang binibaby mo ang wika pa ni Lester. Ikaw naman ang nagsabi dati, di ba? Huwag kong sayangin ang pagkakataon na to kaya sinusulit ko lang yung time na pwede akong bumawi sa kanya. Paliwanag ko. Hindi ko naman sinabi na magpakaalipin ka sa kanya, no? Wika niya. Ano ka ba? Hindi naman ako nagpapaalipin. Bumabawi lang ako sa mga chance na nasayang dati. Giit ko pa. Kung bumabawi ka eh dapat eh matagal mo nang sinabi sa kanya yung tungkol sa mga love letter, chocolate at tula na ginawa mo para sa kanya. Hindi yung nagpapakatorpe ka naman dyan. Wika pa ni Lester. Hindi ako nagpapakatorpe. Depensa ko. Kung hindi talaga, aminin mo na kay Pen yung totoong nararamdaman mo. Para sa kanya, bago ka pa maunahan ng iba. Sabi pa ng kaibigan ko. Hindi ganun kadali ang gawin ng payo ng kaibigan ko, Papa Dudut. Hindi naman talaga ako torpe. Sadyang nangihinayang lang ako sa closeness at friendship na nabuo namin ni Pen. Ayos lang naman sa akin na mabasted pero hindi ang masayang ang nasimula naming magandang samahan ni Pen. Uy, ang lalim ng iniisip ah. Bahagya akong napapitlag sa biglang pagtapik ni Pen sa balikat ko. Ngumiti ako nang malingunan ko siya. Medyo hulas na ang makeup niya at namumula ang pisngi. Epekto siguro ng alak na ininom niya. Umupo siya sa katapat kong upuan. Umalambaba bago tumitig sa akin. Alam mo bang gwapo ka? Nakangiting tanong ni Pen. Tumawa ko. Alam ko, pabirong sagot ko na kinatawa niya rin. Buti na lang at wala kang girlfriend ngayon. Kung hindi baka may sumabunot na sa buhok ko tuwing magkasama tayo. Bakit nga ba wala kang girlfriend ngayon? Ang sabi ni Lester nung minsan magkasama tayo, chick boy ka raw. Eh bakit ngayon parang hindi na? Pagtataka ni Pen, baka sa boses niya ang pagkalasing. Baka kasi mabasid ako kapag niligawan ko yung babaeng gusto ko ngayon. Nakangiti pero medyo seryosong sagot ko. Paano mo naman malalaman yun kung hindi mo susubukan naligawan siya? Tanong pa ni Pen. Natatakot kasi ako eh baka masira yung friendship namin. Tugon ko naman. Ngumiti si Pen. Wake up pala eh. Pangaasar niya. Uy hindi ah. Kagad na depensa ko. Torpe. Pangaasar pa niya. Mas lalong hindi. Gusto mo eh patunayan ko sa'yo. Paghahamon ko sa kanya. Sige nga patunayan mo. Sabi naman niya na mas tumitig sa mga mata ko. Napalunok ako ng laway at napatingin sa mga labi niya na tila ini-invite ako na halika na mga yon. Nagsimulang lumapit ang mukha ko pero bago ko pa mahagkan ang labi niya, bigla na siyang tumayo, Papa Dudut. Tara, uwi na tayo. Anyaya niya. Papa Dudut, hindi ko alam kung sign ba ni Pen yon para aminin ko na sa kanya ang nararamdaman ko. Pero hindi ko pa rin ginawa. Mas nanaig ang takot sa dibdib ko na masira ang friendship namin. Mas naging close na kasi talaga kami noon. Ako na halos ang naging driver sa mga gig niya kapag hindi siya nasusundo ng mga kabanda niya. Pinagpupuyatan ko ang panunood sa mga tugtugan nila kasi gusto ko na ako rin ang maghatid kay Pen pa uwi sa bahay niya. Alam mo pare, para ka ng tanga dyan. Finals na natin bukas pero nandiyan ka pa sa bar at nagpapakapuyat para hintay na matapos ang gig ng babaeng hindi mo naman girlfriend. Ang wika ni Lester na kausap ko sa cellphone. Kaibigan ko naman si Pen at babae siya kaya gusto ko na safe siyang maihatid pa uwi sa kanila. Ang sabi ko. Girl na friend pero hindi girlfriend pare. Kaya hindi mo pa rin siya responsibilidad. Saka may sasakyan naman ng mga kabanda niya hindi ba? Bakit hindi siya doon magpahatid? Tanong pa ni Lester. Ako ang sumundo kay Pen sa kanya sa bahay nila. Kaya kargo ko kapag may nangyaring hindi maganda sa kanya. Kapag hindi ako ang naghatid sa kanya. Saka pare, hayaan mo na ako dito. Mapapasa ko naman ang mga exam ko kahit na wala akong review.
wika ko. Okay, sabi mo eh. Basta ingat ka na dyan, bye. Paalam naman ni Lester. Papadudot, bago matapos ang tugtog ni Lapen ay bigla siyang nagsalita habang hawak ang mic. May gusto raw kasi siyang pasalamatan ng gabing yon. Yung tao raw na palagi nandyan para sa kanya. Yung tao na hindi siya iniwanan kahit nahihirapan na siya sa mga problema. Yung taong maasahan niya sa lahat ng oras. Akala ko ay tama ang nasa isipan ko noon, Papa Dudut. Umasa ako na pangalan ko na ang babanggitin niya, pero nagulat ako nang sabihin niya na si Edo ang lalaki na gusto niyang pasalamatan. At mas nagulat ako nang sabihin niya na boyfriend na niya si Edo. Hindi ko maisip yon kung bakit at paano nangyari, Papa Dudut. Bakit si Edo eh mas madalas akong kasama ni Pen sa mga lakad niya. Ako ang naging tagahatid, tagasundo, tagabitbit na mga gamit niya. Mas mukha akong PA kesa kaibigan niya at ayos lang yon sa akin. Tinanggap ko kasi nakakasama ko naman siya. Ang hindi ko matanggap ay bakit kailangan na magkagusto siya sa iba at hindi na lamang sa akin. Salamat sa pagkatimulit sa akin ha, Jack. Ang wika ni Pen nang huminto na ang kotse sa may tapat ng bahay niya. Ngumiti lamang ako sa kanya. May problema ka ba? Parang kanina ka pa kasing tahimik dyan eh, pansin ni Pen. Wala naman, tipid na sagot ko. Sabihin mo na ano ba yun? Naninibago kasi ako sa iyo eh, wika pa niya. Hindi ako umimik kasi ayaw kong sabihin sa kanya ang totoo. Pero hindi niya ako tinigilan hanggang sa lumabas ang mga salitang hindi ko na dapat sinabi pa. Bakit si Edo? Bakit hindi na lang ako, Pen? Tanong ko. Nakita ko ang lungkot sa mga mata ni Pen. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Ako yung palaging nasa tabi mo. Mga bata pa lang tayo ay gusto na kita. Ako yung naglalagay ng mga chocolate, love letters at gumagawa ng tula para sa iyo. Ako yung palagi nandito, pero bakit ibang tao pa rin ang nakikita mo? Bakit iba yung pinili mo? Tanong ko habang pigil ang mga luha. Dahil hindi ko naman alam na ikaw yun. Ang buong akala ko ginagawa mo lang to kasi magkaibigan tayo. Hindi mo naman kasi sinasabi sa akin na gusto mo ko, ang wika niya. Kailangan pa ba yun? Tanong ko. Oo, dahil hindi ako pwedeng bumase sa kung ano ang nakikita ko. Ayoko mag-assume at magkamali sa huli. At si Edo naging vocal siya sa nararamdaman niya para sa akin. Hindi ko na siya kailangan pang basahin. Hindi ko na kailangan mag-assume. Sorry kung naging manhid ako sa paningin mo, pero sana maintindihan mo. Hindi lahat ay pwedeng daanin sa lihim na pagmamahal. Naluluhang sabi na rin ni Pen bago siya buwaba ng kotse ko. Hindi na kami nag-usap mula noon, Papa Dudut. Wala na rin namang kasing dahilan pa. Kasi alam ko na kahit kailan ay hindi na siya pwedeng maging akin. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at naway nakapag-iwan po ito ng babala at aral sa ating mga kaistorya. Lubos na gumagalang, Jack. Marami sa atin ang takot na aminin ang espesyal na nararamdaman para sa isang tao. Dahil kagaya ng ating letter sender na si Jack ay takot tayo na masira ang mabuting pagkakaibigan na nabuo natin sa kanila. Pero minsan ay kailangan nating labanan ang takot at sumubok ng bagay na sa tingin natin ay makapagbibigay ng pangmatagalang saya sa buhay natin. Kesa magpatalo sa takot at panghihinayang, ang relasyon na sana ay nasimulan na natin kasama ang taong mahal natin. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Hanapin din po ang Kaistorya YouTube channel at Papa Dudut Vlogs. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka.
problemang kaibigan. Dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories.